they were set aside. They were not important, considered important. But they remain there. They're just not integrated into the national narrative. Pag ang mga halimbawa, ang mga tao o ang mga historiador in particular ay nakaka-encounter ng mga babae na nagpamalas ng katapangan, ay nabibigyan nila ito ng kakaibang pagsasalarawan. Halimbawa, yung makabandag na tapang o kakaibang lakas na yung kadalasan di naman nila ginagamit para isalarawan ang mga kalalakihan. So kapag ka, meron tayong nakikitang babae na medyo wala dito sa ganitong ano binary descriptions, parang naano tayo, na nabibigla tayo. So parang tingin natin sa kanya eccentric, weird, or lalo na kung babae, sasabihin natin tomboy. So yung emphasis na yon dun sa kanya mga hilig na ito ay tila nagpapahiwatig, no, na si Teresa Magbanua ay hindi isang pangkaraniwang babae. No, isa ay isang babae na nagpapakalalaki. Ang tinitingnan natin yung mga bagay na to, pakikipaglaban sa gera, paghawak ng itak, paghawak ng baril, ito ay teritoryo or gawaing panlalaki. So parang pag lalaki ay nagpamalas ng katapangan, normal yon. Pero pagka ang babae ay nagpamalas ng katapangan, may kakaiba doon. Ituring sila o ang kanilang katapangan na normal para sa isang individual, no, na ang katapangan ay hindi nakabatay sa kasarian ng isang tao.